What's up guys, welcome again to my channel, and today is my trial moto vlog. So we are using Yamaha MT-15. So iti-testing natin tong yung motor na to, dahil ito ang gagamitin natin sa lahat ng ating mga future moto vlogs. Actually, i-break-in pa lang natin siya, kaya hindi pa siya natin maitatakbo ng medyo mabilis. Kaya kailangan ko siyang patakbuhin ng patakbuhin. Dito tayo ngayon sa aking condominium unit. And meron na ako nakalimutan sa aking unit, kaya kukunin muna natin. So ito nga pala yung second condominium unit ko guys, which is located sa Lapu-Lapu City, Cebu. Social distancing dahil may COVID. So I'm planning na ibigay ito siya ng malayo soon. Pero ngayon, ginagamit ko muna siya ng ginagamit para pag bumiyahe na tayo ng malayo, eh medyo makahataw-hataw na ng konti. So ayun guys, nakuha ko na. So tuloy na natin ang ating trial vlog gamit ang Yamaha MT-15. Sa mga nagbabalaktad kumuha ng Yamaha MT-15, malalaman natin kung talagang sulit niya ba ito. Pwede na nga ba siyang pang moto vlog? Sa forma niya, sulit na talaga. Makapagkamalan mo na talaga siyang big bike na parang may 300cc pataas. So ngayon, ang magiging biyahe ko is pauwi ng bahay namin. Huh? So, testing lang talaga siya. Actually, tinesting ko lang din ang quality ng kuha ng nabili kong GoPro Hero 9. And testing ko rin yung setup sa helmet ko. So, kung ano ba magandang pwesto niya para maganda yung kuha pang moto vlog. So, ito ngayon yung ginagawa natin guys. So, testing moto vlog and testing na rin ng Yamaha MT-15. Testing na rin ng GoPro Hero 9. So, in the future, mag-upload ba tayo ng maraming moto vlogs gamit ang Yamaha MT-15. So, soon, meron tayong mga rides. So, sa ngayon, ito lang muna ang testing natin. Huh? So makikita nyo guys, hindi pa masyadong mabilis yung talagang takbo ko, kasi nga i-break in pa lang siya. Bawal pa daw na patakbuhin ng 60 pataas, kaya ino-overtaken ako ng mga scooter. Today is January 2 and Sabado ngayon guys, kaya hindi masyadong matraffic. Iti-testing din natin itong Yamaha MT-15 na to sa traffic, kung kaya ba niyang lumaban sa traffic. Yung dating gamit ko lang kasi guys is a Kawasaki Fury lang, kaya kung sa traffic, mabilis lang ako makalusot.
So lusot-lusot ka lang kasi medyo maliit lang yung Kawasaki Fury. So ngayon, naka Yamaha MT-15 tayo, which is medyo mas malaki compared sa Kawasaki Fury. So next videos natin, titingnan natin kung kaya ba natin lumusot-lusot gaya ng Kawasaki Fury. And also guys, pagpasensyahan nyo na kasi new driver din ako. Huh? So hindi ko pa masyadong gamay yung motor na may clutch kasi nga yung Kawasaki Fury semi-automatic siya. So kung mapapansin nyo, talagang nangapapa ako sa pagdadrive ng motor na may clutch. Dahan-dahan lang tayo, magagamay din natin to. Magagaya na rin natin yung mga rides ng mga idol natin ng motovloggers. Napakasarap magdrive pag ganito yung daan guys. Sobrang luwag. Itong bridge na to sa Lapu-Lapu City, pag normal days, grabe ang traffic dito. Halos hindi gumagalaw. Pero ngayon, may kita nyo parang expressway. Sobrang luwag. Sana araw-araw ganito. Ganito kaluwag. Anyways, meron ng maraming ginagawang bridge dito na projects sa Lapu-Lapu City. So, ito yung tinatawag nila na first bridge or the old bridge. Meron sa kabila, meron new bridge, yun yung pangalawang bridge. And ngayon meron ng kinukonstruct na third bridge naman. And meron namang proposal na another bridge na itatayo, which is magiging fourth bridge. Kaya marami nang magiging bridge dito that will connect Lapu-Lapu City to Cebu City and to Cebu Province. Kaya sana ipagdasal natin na yung traffic mabawasan pag naitayo na yung mga projects na to. So ngayon kasi Sabado and extended ang holidays, kaya ganito, sobrang luwag ng kalsada natin. So mabilis lang tayo makarating sa ating destination. So mostly sa ating magiging mga motovlogs guys will be here in Cebu kasi dito ako naka-base. So sana abangan nyo ang ating mga future motovlogs. Gamit natin is Yamaha MT-15. So Yamaha MT-15 lang muna guys kasi medyo ito yung affordable lang. Huh? So the price is only 159,000. So compared pag bumili ka ng mga 300cc, which is almost 300,000 na rin. Yun nga lang, hindi ka pwedeng dumaan sa mga expressway kasi medyo mababa yung cc mo kasi the required doon is at least 400cc. Para sa akin, hindi naman ako masyadong dadaan doon sa mga expressways. Pag dumaan ako siguro doon, magkotse or four wheels ang gamit natin. Pero pag mga mabilisang lakad o mga rides, pwede na yung Yamaha MT-15. Sulit na siya guys. And also dito sa Cebu, medyo matraffic naman dito. Kaya hindi mo masyadong may enjoy kung yung motor mo is 400cc pataas. Pwede pag nag-rides kayo sa medyo malayong lugar like sa northern part or sa southern part ng Cebu. Pero pag dito lang talaga sa Cebu City, sobrang traffic talaga guys. Medyo masikip din kasi yung mga daan dito, kaya yung nakikita nyo ang lalaki ng mga bus, kaya mahirap, medyo lumusot-lusot. And ayan, malapit.
malapit na tayong makarating. So, ngayon pa lang din natin siya talagang magagamit kasi nga ngayon bagong labas lang din yung rehistro niya. Ayoko naman siyang gamitin na i-drive na wala pa siyang mga papeles kasi medyo mahirap ngayon kasi nga COVID, ang daming checkpoints, checkpoint dito, checkpoint doon. Pag harang ka ng checkpoint and wala kang maipakitang rehistro, yari yung motor mo, so kawawa naman. Kaya ngayon ko pa lang siya talagang ginagamit ng ginagamit. Kaya kung makikita nyo sa odometer ko, hindi pa masyadong mataas yung tinakbo niya. Malayo pa tayo sa 1,000 para mapa-change oil na natin and matapos yung break-in period niya. And dito na tayo sa aming municipality, Consolacion. Para sa akin guys, sobrang smooth lang ni drive na Yamaha MT-15. So, hindi kayo mahihirapan, hindi siya ganun kabigat. And then, hindi rin siya ganun kagaan, tamang-tama lang. So, masarap siyang i-drive, lalo na pag hinataw-hataw mo siya. Ang sarap. So, big bike na big bike talaga ang feel pag Yamaha MT-15 yung gamit mo guys. Ito na yung part ng municipality namin na kahit holiday, walang pinipiling panahon to. Traffic talaga dito sa lugar na to. Meron kasi maraming mga intersections kaya sobrang traffic and mga traffic enforcers lang yung nagpa-facilitate kasi walang mga traffic lights. Ipanglalaban natin yung Yamaha MT-15 natin sa traffic. Nakikita nyo dito sa lugar namin, meron silang bagong in-implement na rules na no left turn para daw mabawasan yung traffic. Kaya nakikita nyo merong mga barricades sa gitna ng daan. So kailangan mong mag-U-turn sa designated U-turn slot para makarating ka sa inyo kung nasa left side kayo. And dito na tayo, paakyat na tayo sa aming iskinita papunta sa aming bahay, which medyo akyatin din siya guys. So situated siya sa medyo mataas na lugar, which ititesting din natin yung mga MT-15 sa mga akyatan soon. So guys, kung gusto niyo pang makita ng maraming motovlogs gamit ang Yamaha MT-15, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel and hit the notification bell para laging updated sa mga future motovlogs natin. Huh? So ito na yung subdivision namin guys. Ngayon, sa wakas, nakarating din ako sa bahay namin. Ito yung luma ko na Kawasaki Fury. So guys, thank you again for watching this video. I'll be seeing you on the next one.